channel. So guys, kung bago ka ngayon sa channel ko, thank you very much at nandito ka. Just don't forget to click the like and subscribe button. So guys, for today's vlog, ang gagawin natin is we'll be doing a Vice Cosmetic review, and this is for the Gondal eyebrow. Ayan, so kunin ko na siya. Ayan, micro brow pala. Ayan, so if interested kayo, katulad ko ng mga walang kilay, so ayan guys, yan yung katotohanan. Wala pa akong nilalagay sa face ko and sa kilay ko. So ayan siya talaga. Just keep on watching. Alam naman natin guys na kilay is life, and kailan ko lang yun nalaman. Kasi dati talaga, hindi naman talaga ako mahilig magkilay. Kasi okay na ako, masaya na ako na ganyan kapag nakikita ko siya. Naaninag ko pa naman sa mga picture. Kaso ngayon, parang sobrang madami ng phone na may mga filter. Alam ko naman kung ano yung mga phone na yun na sobrang lakas ng filter na kapag nag-picture guys, as in wala na akong kilay. So ayun. So dito ko na realize na kailangan ko na talagang magkilay. And I think 26 years old na ako noon na realize ko yun. So without further ado, punta na tayo sa product. So ito yung product, ayan. So manipis lang siya. Para siyang yung Sonny's na, ano ba to? Pang eyebrow nila. Hindi ko pa natatry yun kasi parang medyo mahal ata yun. Around 300 to 100 plus. So ito. Ito yung Vice Cosmetics. Ayan. So this is in the shade Ash Brown. Ayan, kung kita niyo. Ayan, Ash Brown. Pero before, ang ginagamit ko talaga is yung Careline. Ito yung Careline na yan, which is the Careline Best Brow Liner. And this sells for 150 pesos. Ito talaga yung binibili ko kasi para siyang ano, yung Etude House na dupe. So, ayan. Etude House kasi talaga yung pinakaunang ginamit ko. Kaso, naputol siya and nawala. So, ito na lang binili ko, dupe. Mas mura. And bigay kasi yun sa akin ni Shane from Korea. So, Shane, shout out sa'yo. Salamat dun sa eyebrow na yun. So, pag inana natin to, ito. Swatch natin. So, ito siya. Ayan siya. And then, pag meron din pala siyang spoolie. Ayan. And then, balik naman tayo dito kay Vice Cosmetics na Gondal Micro. Try naman natin siyang swatch. So, ayan. So, manipis lang siya, guys. Ayan. Swatch naman natin siya. Dahan-dahan lang kasi... Ay, dito ko ilalagay. Dahan-dahan lang kasi medyo... Ano siya? Mabilis maputol. So, ayan. Ayan yung pinagkaiba nila. So, ito si Gondal. And ito si... Taupe ng Careline. Binili ko to kasi parang mas maganda na medyo dark yung magiging color ng ano ko, ng eyebrows ko. Kasi pag masyado kasing brown, parang medyo acidic na daw sabi ng makeup artist ko. So why not try? So ito yung nabili ko. This is for 195 pesos. Tapos kung gusto nyo din ng brow mascara, ano lang siya, around 195 din. So, sa isang set, 385 or 395 daw. Pero ito lang talaga yung binili ko kasi feeling ko, hindi ko naman talaga kailangan ng brow mascara. So, punta na tayo sa product. So, ito daw ay meron siyang 0.10 grams. Yan yung product niya. So, open natin to. So, nagamit ko na pala siya ng 2 days. Excited ako. So, ito lahat ng product. Sana huwag maputol kasi manipis lang siya. So, ayan. So, ayan siya lahat. 0.10 grams. Kung i-compare natin dun sa Careline. So, ilan ba yung Careline? So, wala nakalagay. Hindi ko na din alam kasi matagal ko na din yung ginagamit. Naisip ko lang bumili ng bago kasi naputol yun. And alam ko sa pawala makupunta. So, manipis siya. So, talagang fine yung magagawa mo and precise. And, ito din yung spoolie nyo, manipis din. So, i-compare lang natin siya sa, ano, sa Careline. So, this Careline is 150 pesos and this is 195. Pero yung Careline kasi, na gantong, ano, gantong,
ganitong variety or variant is dalawa lang yung color niya, yung taupe and yung black. Pero eto kasi yung kay Vice, mas madami kang pagpipilian. Pero pag nakita mo kasi yung kulay nila and yung pinagkaiba nila, ayan, ganyan siya. Tapos yung swatches niya, so ayan guys, so kita nyo ba yung pinagkaiba? So mas dark si ash brown kaysa dun kay taupe. So si taupe talaga medyo brown brown pa eto, pero meron siyang gray undertone. So ayan, sana nakikita nyo ng maayos. Ayan, ayan siya. So i-try naman natin na pag anayin sila, i-compare natin siya, tapos ilagay natin sa kilay ko. So, dito, sa right side, ilalagay ko si Vice Cosmetics, and then sa left side, ilalagay ko si Caroline. By the way, guys, ito yung pinakamalapit na na-color na halos pareha sila. Ayan. So, unahin ko muna to si Caroline. Pasensya na, guys. Hindi ako ganun kagaling magkilay. Ganito ko lang ginagawa. Kilay and ito yung may kilay. So guys, huwag yun ang pansin niya. Hindi ko yan alam kung tigyawat na yan o kagat ng lamok na nakamot ko. Diba? O parang natural. Kumpara nyo dyan. So next naman, sa other side, ang gagamitin natin is yung Caroline taupe. Ayan. Ito talaga guys, makulay talaga ito. So guys, nakita niya yung pinakaiba nila. So ito, medyo mas malapit sa color ng hair ko kasi I have dark hair. Pero ito na, yung pinaka-medyo. Ang pangit kasi talaga kapag yung black na black talaga ang kulay niya yung binili mo. So ito, tsaka ito. Ayan. So kita niya yung pinakaiba, diba? Parang ito, may undertone na brown. Kita nyo guys, di ba? Parang sa black hair, mas maganda tong ash brown. Ayan. Isa ito. Ito kasi talaga yung dati kong ginagamit. So, ang sabi nila, medyo mukha to acidic. Pero, if may colored naman yung hair mo, feeling ko mas okay din naman. So guys, I'll be sharing my final thoughts. Ano ba to? Laban ba to ng Caroline and ash ng Vice Cosmetics? Actually, i-review na lang natin silang dalawa. So far, ang pinaka talagang unang naging love ko is si Caroline kasi unang-una mura lang siya, 150 pesos. Meron ka ng product na pangkilay and spoolie. And then, medyo tinanggap ko na brown kasi nga ayoko nga ng masyadong black. Parang yun sa binili kong ano na yun, item na yun sa Caroline, yung pangkilay. Ito na yung pinakamalapit sa brown, ay pinakamalapit sa black, pero hindi black na black. Parang dalawa lang kasi yung variant ng color nila, black and taupe. And then yan, so ang tagal kong ginamit yan. And then, ayun, nung nakilala ko si Vice Cosmetics, thank you sa pinsan ko kay Kate for sharing me Vice Cosmetics. Ayan, feeling ko mas naging mukhang natural yung kilay ko compare dito. Nahalata mo talaga na may color siya. Ayan. So, litaw na litaw siya. Black yung color ng hair ko, pero yung kilay ko is medyo may undertone na brown. Well, parang feeling ko, minsan okay lang. Pero, why not? Kung pwede naman yung ganito, no?
so surprised kung papapiliin ako. Syempre, Caroline, because Caroline is 150 pesos. Tapos, yung kay Vice Ganda is 195. So, medyo malaki yung pagkita nila. Hindi ko lang maalala kung ilang grams yung pagkita nila. Tapos, ang maganda kasi kay Vice Cosmetics is manipis yung pang sulat niya, yung liner niya mismo. So, talagang mape-precise yung gawa mo na talagang ayan o, parang natural lang na medyo makapal yung kilay ko dito na parang inahit lang siya. Ang ano nga lang is mabilis siya mapukol. Yun yung parang hindi ko gusto sa kanya. Mabilis siya mapukol. Pero hindi rin siya ganun ka-creamy para sa akin. Para ka lang nagkukulay. Parang pencil ganun. Yung pencil na pansulat. Unlike dito kay ano, kay Caroline, creamy siya and hindi rin siya mabilis maputol kasi angled siya. Parang ano, tawag dun, diagonal yung dulo niya. So okay lang. Pero kay Vice, kahit naman fine yung ano niya, yung dulo niya, parang bilog pa rin. Is manipis lang siya. So may control ka pa rin. So ayun. So if ever kung papakulay ako ng buhok, ang gagamitin ko na is yung kay Caroline. Pero for now, siguro dahil ang kilay ko ay black, ang color ng hair ko, sorry, ay black. So I'll go for Vice Cosmetics muna na ash brown. Kasi guys, kung katulad ko kayo naman, nipis ang kilay at dark colored hair, like me yan, yung mga black na hindi masyado mahilig magpakulay. Again, this is the best thing kasi tignan nyo, ang lapit niya sa ano ko, sa hair strand, yung kulay na hair strand. Like dito, little neck. So, ayun, guys. So, thank you dahil umabot kayo dito. Sana makita ko kayo sa aking next vlog. And thank you for watching. Bye-bye. Don't forget to like and subscribe.